Good morning! Good morning! Pwede ba makita yung mga kamay ng mga first-timers? First-timers po. Ayan, ang dami. First-timers! Ayan, welcome po sa yung global. Palakpakan naman natin. And sa mga datihan na, mga members na, pwede ba nakakita ang mga kamay? Yeah. Yung hindi nagtaas ang kamay, ay ano kayo dito? Palakpakan din natin! Okay, since kabataan nights ngayon, pwede ba makita yung mga kamay ng mga bata? Yung mga mukhang bata! Bawa lahat makarelate. Ayan. Okay na ba magpakilala po muna ako? Yes! Para makarelate po kayo sa akin dun sa video. Ayan. My name po is Lenny Amarante, 22 years old. Mukha lang 10, sabi nila. Okay, 22 years old. Dati po pong trabaho or yung background ko po before ako na-involve sa Inglobal, dati po akong kasambahay or dati akong katulong. Ayun. Mayroon pa mga kasambahay dito? Kukunti. Pasosyal din natin. House helper! Ayun. Dati po akong kasambahay, yun po yung trabaho ko po dati. And matagal po din ako nagkasambahay. Bali, 4 years. Ayun. 16 years old pa lang po ako na nagtrabaho after ko po mag-high school. Okay? Sa hirap ng buhay, and syempre, lahat naman tayo may pangarap, di ba? Galing po ako sa probinsya, Dumaguete po, Bisaya. Meron taga Dumaguete? Yes! Yes! Kasi kahit ayaw niyo aminin, halata po sa mukha. Kaya huwag na mag-deny. Ayan. Galing po sa probinsya, nakapunta ako dito sa Maynila, hindi sa may nagpapunta sa akin, kundi napasama po ako sa isang agency na bali, inoferan kami na may trabaho daw dito as kasambahay. Tapos, ayun, sasahod daw ng maganda, puputi ka, sino ka hindi sasama? Diba? So, pupunta po ako dito sa Maynila. Nagtrabaho po ako, nag-alaga ako ng una dati bata. Nag-alaga ako ng 5 years old. And since first time kong magtrabaho, first time kong mag-Tagalog, sobrang hirap. Diba? Ang dami adjustment na gagawin, trabaho sa bahay. And hindi po siya naging madali. Hindi siya naging madali kasi ang daming... Yung sahod ko po that time is 1.9 nung nag-start po ako magtrabaho. And ang kagandahan lang, fast forward tayo, naging kasambahay pa rin ako nung before ako na-invite sa AIM. Ang trabaho ko naman po is mag-alaga ng dalawang matanda. Ang malupit doon, dati ang sahod ko is 1.9. Dito po sa pag-alaga ng matanda, 2.5. Ayan, tumaas na. Dalawang tao ma-invite po sa Global pag nag-pairing. Yun na po yung sahod ko. Ayun, and hindi po naging madali kasi ang hirap mag-alaga ng matanda. Kung dati bata, ngayon matanda, hindi naging madali kasi dubli po. Yung mata na ginalagaan ko, may mga sakit. Kasi mag-asawa po sila eh, ang anak nila nasa abroad. So, ako po yung nag-alaga sa kanila. Lahat po na trabaho sa bahay, paglilinis, pagluluto, pamalingki, lahat-lahat na po nasa akin na nung pagkatrabaho. And hindi po talaga siya naging madali kasi yung sahod ko is 2.5. Nangangarap ako magbagong buhay, nangangarap ako magkakotse. Kahit 10 taon ako doon, 20 years ako doon, balabo talaga makuha. Tama ba? Yes! And ako naman po yung taong mapangarap. Bata pa lang ako, gustong-gusto ko na magkakotse. Kaya sabi ko, ano ba yung gagawin ko? Palagi akong nagdadasal na sana may opportunity. Kahit anong opportunity, kahit ano pa yan, papasukin ko yan. Napaka-positive kong tao. And ayun nga, sa hirap ng buhay, sabi ko, mag-asawa na kaya ako ng foreigner. Diba? Kasi mostly sa atin, mga Pilipino, kaya mga taga-probinsya. Pag gusto mong maseryoso na mabilisan, mag-asawa ng foreigner. Diba? And since sa liit kong to, sabi ko malabo yata, baka hindi ko kaya. So, ayun. Sabi ko, tigil na yan. Hindi ako pwede mag-asawa ng foreigner. So, before pa nun, ayun, natawa si ate, nakarelate yata. Ayun,
since gumagamit ako ng Facebook that time, kaya pa ako na-involve sa InGlobal dahil sa paghanap ng foreigner, mabuti na lang sa pag-Facebook ko na-invite ako sa AIM and nakapag-invite ko sa amin online. Dating OFW po siya, kakauwi lang. Ang pangalan po niya is dati Amparado na sa probinsya, ngayon kakauwi lang. So, na-invite po niya ako sa InGlobal, inofera niya ako ng business. Sabi niya, dito pag ginawa mo, pwede kang kumita ng 24,000 a day. Yan ba din yung sinabi sa mga sponsor niyo, sa mga first time? Yan ba din po yung sinabi ng mga nag-invite sa inyo na pwede daw kayong kumita dito ng 24,000 a day? Yes! Yes! Diyan po ako nabaliw. Kasi ang sahab ko is 2-5 every month, isang business lang mag-DO sa isang buwan. Although libre lahat, pero lagi po ako napapadala sa probinsya dahil sa hirap ng buhay namin. Aning kami magkakapatid, pang-apat po ako. Ang simpa kasi ng magulang namin. Gumawa ng bata. Ayun. So, ayun. Na-invite po niya ako sa InGlobal. Wala pa akong pera that time. Wala akong pera kasi pag sumasahod ako, pinapadala sa probinsya, ang maiwan sa akin is 100 pesos to 200 pesos every month. Pang ibang load ko yan, bili ng pagkain, kunti na lang ubos po. Diba? So, kahit tumagal ako ng mga 1 year and 6 months, wala po talaga ako naipon. So, nung na-invite ako sa InGlobal, hindi po ako nagdalawang isip. Hindi sa meron akong pera, kundi open-minded po akong tao. Nung nakita ko po siya, green up ko po siya kaagad. Hindi ko maintindihan yung pinakita niya sa akin opportunity. Wala akong maintindihan ang alam. Hindi ko maintindihan yung bilog-bilog. Hindi ko maintindihan kasi hindi din po ako tapos sa pag-aaral. Di ba? So, yung time na yon, ang naintindihan ko lang is yung 500, 1,000, 2,500. Yun lang po talaga yung maintindihan ko. Pabalik-balik sa isip ko. E sabi ko, itry ko po yung opportunity na to. Kasi sabi ko, kung itry ko, wala namang mawala. Tama ba? Yes! Sa mga first-timers, meron po bang pera? Wala. Nagtaka ka pa. Baliho tayo! Isa po ako sa nagpapatunay na dating wala nagkaroon dahil sa InGlobal. Yeah! And yun po, na pa-join ako sa AIM. Yung kapatid ko, andito po si Lorna Amarante, kasabahay din po yan. At siya po ang isa din sa dahilan kung bakit kami nakasali sa AIM. Kasi nag-5 years siya sa pagkakasabahay, I think 5 years to 6 years. Mataas yung sahod niya sa akin, nasa 5,000. Kaya pinag-combine po namin. Nagbali ako sa amo ko, nagbali din siya. Pinagsama namin, pumunta kami dito sa Artigas. Ayun na po, nakapag-join na ako na isang global package. Ayun. So, yun na yung nakita ko na yung katuparan ng pangarap namin na matagal na namin hinahanap. Pero hindi po pala siya ganun kadali. Akala ko pag-bitbit ng global package bukas 24,000 na. Hindi pala, hindi ko talaga siya naintindihan. And yun na yung bitbit na namin yung package. Pauwi na sa bahay, pabalik sa pinagtatrabahoan ko, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sabi ko, bahala na. Paano ba to? Ano ba recruit ang pinagsasabi dito? Hindi namin siya maintindihan. And yun na po. Pagdating po namin sa bahay, ginulat ko po yung upline ko. Sabi ko, sis, ay day pa lang tawag ko dun kasi Bisaya. Sabi ko, paano ba talaga yan gagawin? Sabi niya, makinig ka lang sa akin, willing ka ba? Sabi ko, naman, di ba? And nung time na yon, sabi niya, pag mabilis kang kausap, mabilis kang yung mama. Sabi ko, mabilis ako dyan, di ba? And ang ginawa namin, sabi niya, 1 month, napakatagal na nun para matuto ka sa business. 1 week is enough. Pag seryoso ka talaga magbago buhay mo. Diba? So yun po yung ginawa namin ni Lorna. Sineryoso talaga namin yung business. As in, inaral. Hindi kami nag-invite. Ayun. Kasi yung iba, pagka-join, invite ka agad. Kahit hindi pa alam kung paano i-present. Sa akin po, inaral ko po siya 1 week. At 1 week siya na straight. And pinag-aralan namin kung paano gawin. And kagaya na sabi niya, pag seryoso daw ako, kaya ko siya kunin ng 1 week. And ang kagandahan po nun, after 1 week, nakapag-invite or nakapag-join ako sa Cebu. Ayun, palakpakan naman natin. And nakakatuwa, kasi yung una tao naniwala sa akin, yun yung puntahan ko first time sa Cebu, this coming April 20, kasi lumaki din po yung grupo niya. Online. Ayan. Proud po ako ng online. Ayun. Ang team namin is Unicorn. Proud na proud po ako. And nandito yung pinaka-apply namin. Apply na rin tumama. So, pakakawa.
Ayan. And guys, siguro marami dito na mayroong baguhan or mayroong matagal na and wala pa rin nagiging resulta. Meron ba? Okay, ang kaibahan lang siguro sa amin, nung nakita namin ito is seryoso talaga namin siya. Binigay namin lahat. Since online po ako, nagbigay kami ng time, yung alas 3 kana ng umaga, matulog, aga kang gumising. Di ba hindi yun palaging ginagawa ng ibang tao sa labas? Yun po yung ginagawa namin, kaya yung resulta napakabilis, napakadali. And, ayun, nung pag-report namin, since ginawa namin siya ng full-time, yun pala, after 3 months po noon, nakapag-full-time ako, ginawa namin siya ng full-time ng kapatid ko. Siya po, naki-full-time, pero hindi member. Naki-full-time lang. Kasi, hindi pa niya kaya maglabas sa 780, di ba? Sabi ko kanina, kaya ako nakapag-start, pinag-combine namin yung sahod namin dalawa. So, nung nag-full-time na ako, iniwan ko na yung trabaho ko, kasi kumikita naman din, iniwan na namin siya din, nag-resign sa trabaho niya. So, nagsama kami, hindi naging madali kasi wala nagsusupport sa aming iba. Diba dati nagpapadala pa kami sa pamilya namin sa probinsya and ngayon sariling sikap na talaga, wala na kaming trabaho, wala na kaming ibang balikan or gawing ibang bagay para kumita pa ng pera in global na lang talaga. So, nung time na yun, hindi siya naging madali kasi pupunta sa office, magdi-training, magi-invite. Bago talaga siya kasi ang alam ko dati, pagising sa umaga, magtimpla ng kape, maglinis, mamalingkin, magpapainom ng gamot. So, ang layo, pero lahat ng bagay pwede mong aralin. Lahat ng bagay pwede mong matutunan. Tama ba? Kasi sabi ng sponsor ko, sa pag-aaral nga, nag-aral ka na ilang taon, hindi ka naman umaman, bakit dito hindi mo kaya tiyaga, hindi mo kaya aralin na pwedeng magbago buhay mo. Diba? Sa buhay, hindi mo kayang palitan pero sa global, yung estado ng buhay mo kayang baguhin. Diba? So, ayun, naniwala lang po ako. Naniwala lang ako sa kakayahan talaga namin kasi yun yung pinakauna mong gagawin. Na maniwala ka lang sa sarili mo na lahat ng bagay pwede mo talaga makuha, lahat ng bagay pwede mong gawin or ma-achieve. Diba? Kasi andito na yung global, sobrang laki na lang yung global, ang gawin mo na lang, isabayan mo na lang. Tama? Yes. Ayun, and sa mga first timers, ito tip ko ah, since maraming first timers ngayon, isa sa tip ko sa inyo, ngayong gabi, ayan. Since nakita niyo yung opportunity na to, decide lang kayo. Kasi yun po yung pinakaunang ginawa ko dati. Walang pera. Wala akong pera nung nag-start. Kaya sabi ko kanina, kung meron sa inyo dyan na walang pera, pareho tayo pero nagpatunay ako na kahit wala kang pera, kaya mong umasenso dahil sa global. Diba? Aralin mo siya kasi ang layo talaga ng pwede mong marating dito sa global kagaya sa amin. And ayun guys, after 1 year ko po siyang ginawa, nakabili po ako ng sasakyan kagaya ng nakita niyo sa video kanina. And halata ba, nakatulong pa rin ka ngayon? Sabi na ng upline ko, sabi niya, mukha na daw ang amo, tama ba? Kasi sobrang proud ako kasi hindi lahat ng 21 years old kasi dati po nakuha ko siya is last November to 2015 November 27 and 21 years old po ako nakuha ko yung car ko and nag-start ako sa global is 20 years old so sobrang bilis di ba and hindi po lahat ng 21 years old magkaroon ng sasakyan tama ba yes and malupit pa doon babae pa and dating kasambay. Diba? So ang gawin mo na ngayon, sis, andito ka, ma-challenge ka na lang sa mga datihan na, sa mga member na wala pa rin resulta hanggang ngayon, ma-challenge ka na lang kasi kung ano ma-achieve ko ngayon, posible mas malampasan mo pa, ihataw mo lang. Yeah. Ibigay mo na lahat. Ibigay mo na lahat. Kasi ano bang gagawin mo sa labas para masenso ka? Meron ba? Kasi pag meron ka, doon ka na. Diba? Pero kung wala, dumito kasi yung global, pagtulungan natin kasi ang layo talaga na mararating mo dito. Okay ba yun? Yes! Kasi ang sabi sa akin ng sponsor ko, sabi niya, gusto mo ba umaman? Sabi ko, oo. Sabi niya, bakit ka nagtrabaho? Sabi ko, oo nga. Di ba? So sabi niya, pag gusto mo umaman, nakikita mo sa dito sa Pinas. Di ba ang mga mayayaman is yung negosyante? Tama ba? Yung mayayaman is yung may kotse is yung negosyante. Di ba? Yung may magandang bahay, maraming pera is negosyante, di ba? Pero bakit tayo nagtrabaho? Bakit kaya? Diba? So yun yung sinabi niya sa akin. Kaya
sabi ko, tama siya. Sabi niya, kung gusto mong umasenso, gusto mong yumaman, dapat nasa business side ka. So yun po, nag-decide ako na ihata talaga yung global. And ang kagandahan po nun, yung sinasabi niya, magka-coaching ka, nangyari po sa akin. And ang sistema ng networking or AIM Global, 3 to 5 years lang, ramdam mo na yung resulta, ramdam mo na yung success. Pero sa employment po, 40 years, bago mo maramdam, ang malupit doon, marami nang umabot sa 40 years sa employment, pero hanggang ngayon, wala pa rin. Tama ba? So, ayun po. Kaya, hinata po namin siya ng seryoso, tinudo na talaga namin. Kaya, ayun, siguro ang dami ko na nasabi. Para mag-training na tayo dito. Ayun guys, siguro yun lang po. And maraming salamat po. Palakpak, palakpak ulit. Para may ka-friendly. Grabe po, dating kasamba.